ating gagawin ay ang inaasahang pagganap 2.3 pagsusuring pelikula. Handa na kayo mag-login na sa inyong Genio account. Kapag nakapag-login na sa Genio, tingnan natin itong field for inaasahang pagganap 2.3 pagsusuring pelikula, preview lesson. Pindutin natin yung start lesson. Ayan, makikita nyo lahat sa Padlet na ito ang lahat ng kailangan natin para sa paggawa nito. Una, kiklik nyo lang itong mga link na nakalagay. Lahat yan ay puro link dun sa mga kailangan natin. Una, titingnan muna natin yung pamantayan sa inaasahang pagganap. Pwede nyo ito i-click. Ayan, pwede nyo yung tingnan dito. Okay, ito din na nakasave sa aking device. Kaya, present na natin. Ito yung pagsusuring pelikula. Okay, napanood na natin ito at napag-aralan na natin noong nakaraang Lunes. Pwede nyo i-click ito para mapanood ulit. Nakalagay naman din yung video doon sa Padlet link. Tingnan natin ang pamantayan. Okay, babasahin ko lang nasa 5 puntos. Una, kaangkopan ng disenyo at mga elemento ng PowerPoint presentation. Di ba nakagawa na kayo ng mga PowerPoint presentation para dun sa computer, English at CLVE? Bibigyan kayo ng 5 puntos kung naipakita ang napakaangkop na disenyo sa presentasyon. Maaari nyo rin gamitin ang nasa halimbawa, pwede ka rin magdagdag na sarili mong mga disenyo at mga transition o mga animation. Sumunod, dahil kayo ay bubuo ng mga pangungusap, kailangan meron kayong buo ang diwa ng lahat ng mga pangungusap. Nilalaman, nakabuo ng mga pangungusap ayon sa nakasaad na paksa. Okay, sa bawat slide, sa bawat bahagi ng PowerPoint presentation na gagawin ninyo, na ilalagay nyo doon ang tamang pangungusap ayon sa paksang nakasaad. Sumunod, paggamit ng panguri at pangabay. Tama ba ang paggamit ninyo ng lahat ng panguri at pangabay sa mga pangungusap? Punta naman natin ang susunod na pamantayan. Paggamit ng pandiwa. Wasto ang paggamit ng lahat ng pandiwa. Gamit ng malaking letra. Gumamit ng malaking letra sa unang letra ng salita sa pangungusap at mga pangalan. Pagbaybay ng salita. Wasto ang pagkakabaybay ng mga salita sa lahat ng mga pangungusap. Gamit ng bantas. Tama ba ang paggamit ninyo ng lahat ng bantas? Takdang araw ng pagpasa. Naipasa nyo ito sa takdang araw. Bibigyan kayo ng 45 puntos. Narito naman ang gagawin ang mga nilalaman ng elemento ng inyong pagsusuring pelikula. Kailangan na kasaad ang pamagat, ang pangunahing tauhan, ang tagpuan, at mahalagang pangyayari sa napanood na dokumentaryo. Ito lang yung halimbawa. At lalagyan nyo na lang yan ng iba't ibang mga elemento na kailangan na ipaliliwanag ko mamaya. At ang takdang araw ng pagpasa nito ay sa Oktubre 29, 2020. Okay, doon sa Padlet, makikita niyo rin yung mga ipinakita ko kanina. Halimbawa, natapos na natin lahat. Kung hindi niyo pa napapanood yung ating tinutukoy na dokumentary, panoorin at unawain ito. Pwede niyo panoorin na paulit-ulit para maibigay niyo ang tamang nilalaman ng ating pagsusuring pelikula.
Yan, pwede niyong pindutin yan dito. Gustuhang makatapos sa eskwela, araw-araw sa laot si Anthony para sumisig na itong baon niya. Okay, pwede niyong panoorin yan kapag may oras sa inyong bakanting oras. Okay, ito naman ang ating kailangan PowerPoint presentation. Ito yung halimbawa. Kamukha lang din ito na ipinakita ko kanina. Pindutin nyo lang yung download na makikita ninyo. Pag napindot na, napin nyo dun sa downloads. Okay, at pindutin natin para maari nating ma-edit. Pindutin natin yung enable editing. Ito yung pagsusuring pelikula ipinasa ni. Okay, pwede nyo ilagay yung pangalan ninyo. Ano yung pangalan ninyo dito? Kaya section. Okay, pwede nyo palitan din ang mga nakalagay na larawan at disenyo kung gusto nyo. Pero pwede nyo itong gamitin na. Yan, itong pangalawa, hindi nyo na ito papalitan. Itong pang susunod, isulat ang pamagat ng pelikula. Okay, paano kayo maglalagay ng text dito? So, pwede kayo magpindot na, maglagay ng insert. Natin pindutin yung insert, tapos pindutin natin yung text box. So, pwede nating gawin yan. Dito, lakihan niyo yung teksto para nababasa. Okay, ano yung pamagat na ating pelikula, ating pinanood? Ang pamagat nito ay Alcantia. Okay, dito naman, sagutin ang tanong na ito. Bakit ito pinamagat ng Alcantia? Idugtong niyo yung sagot. Ito ay pinamagat ng Alcantia dahil, yan, dugtungan niyo ng sagot. Kailangan buong pangungusap ang sagot ninyo. Pangunahing tauhan, ilarawan si Anthony. Okay, dagdagan nyo lang ang mga nakalagay na dito. Pwede nyo itong lakihan din yung teksto. Pwede nyo ilipat-lipat. Pwede nyo lakihan. Para nababasa. Okay, pwede nyo rin pindutin ito bold. O pwede nyo palitan yung font. Okay, ilarawan niya si Anthony, dagdagan niya yan. Bigay ang mga gawain ng pamilya niya. Ano ba yung ginagawa ng kanyang pamilya? Ang kanyang nanay, tatay, mga kapatid. Ano yung kanilang hanap buhay? Yan, pwede niya naman iusog yung ibang mga laman. Na-adjust naman ito. Okay, dugtong niyo na lang yung mga sagot ninyo dyan. Tungkol sa batang si Anthony at ang kanyang pamilya. Larawan naman ang lugar ni Anthony. Okay, mag-i-insert tayo na text natin. Pwede niyong gamitin din yung word art kung gusto niyo. O kaya text box. Lakihan natin yung text. Yan natin 40. Okay, si Anthony ay nakatira sa Stern Salmon. Okay. Kanyang lugar ay okay, ano makikita? Ano mga anyong tubig nakapalibot sa kanilang lugar? Ano ang masasabi niya sa kanilang lugar? Okay. So, ano ang kabuhay ng mga tao doon? Idigdag natin yung text ulit. Insert text. Kayanin natin yung text natin para nababasa. Kaya ano ang kabuhay ng mga tao doon? Sila, ang kanilang kabuhayan ay okay, dagdagan niya yung mga pangusap. Sumunod naman na slide. Magbigay ng tatlong mahalagang pangyayari sa napanood.
Okay, ito naglagay na ako ng bilang. Ano yung unang mahalagang pangyayari sa inyo? Pangalawa, pangatlo. Iisa-isahin niyo lang. Okay, halimbawa, ang unang pangyayari si Anthony ay okay, dun sa napanood niyo, ano yung unang pangyayari na para sa inyo mahalaga? Ay, anong ginagawa niya? Okay, hanggang sa makabuo kayo ng tatlong mahalagang pangyayari. Okay, sumunod naman, magbigay ng dalawang positibong komento tungkol sa napanood at komentaryo. Nagustuhan niyo ba ito? Ito ba ay may natutunan ka ba dito? May natutunan ka ba sa napanood niyo mong dokumentaryo? O kaya naman may mga rekomendasyon ka sa napanood na dokumentaryo? Okay, lakihan natin palagi yung text. Pwede mo rin palitan yung font style kung ano yung gusto mong font style. Dalawa, tandaan niyo dalawa ito at kailangan buong pangungusap ang sagot ninyo. Sumunod, ang natutunan ko, okay, idudugtungan niyo lang ito. Tutunan ko ay, yan, idagdag niyo yung sagot niyo. Ganun din sa pinakahuli, para sa akin ang alkansya ngayon na nakita mo na kung gaano kahalaga kay Anthony ang alkansya, ano na sa inyo yung nagiging kahulugan na alkansya? Okay, dadagtungan niyo rin yan. Kaya halimbawa tapos na kayo, i-save nyo ito. Save as nyo. Kung pwede din yung F12 kung kayo ay gumagamit ng Windows. At palitan nyo ng file name nyo. Okay, pangalan ninyo. Ilalagay mo yung pangalan mo dyan. Kung kanino man yan. Okay, yun ang isa sa mga paraan kung kayo ay gumagamit ng PowerPoint presentation na Microsoft, okay? Halimbawa na tapos mo na ito at nakagawa ka na, ang gagawin naman natin, ipapasa mo na ito sa Google Form sa inyong section. Okay, click nyo lang yung link na nakalagay dito at ipapasa nyo na doon. Add file lang yon. Kaya limbawa kayo ay Beneficence. Pindutin natin ng open in new window. Okay, ilagay ang inyong tamang email address. Ayan yung pangalan ng section. Okay, makikita nyo rin yung pamantayan. At pindutin nyo yung add file. Ito ay drag and drop lang. Pwede nyo pindutin yung select files from your device o kaya drag and drop na principal. Okay, halimbawa ito ay nakalagay sa downloads. Diba? Ang file name ay pangalan ninyo. Kaya kung saan mo siya na nilagay. Isang file lang ang ilalagay mo dito. Upload. Okay, na-upload na. Dito sa ibang bilang, wala na kayong ilalagay dito. Para na lang yan sa pamantayan. Para pag nagwasto. Pero dito sa pinakadulo, lalagyan nyo ng petsa. Kung kailan mo ito ipinasa. Kaya halimbawa, pinasa mo ngayong araw. Pindutin ang submit. At hintayin nyo na maiwasto ito ng guro. Okay, paano kung wala kayong PowerPoint sa inyong device? Okay, ang ginagamit ninyo ay Google Slide. Ganito naman ang pwede nyo gawin tungkol dyan. Okay, i-download nyo yung file na ito.
panapindot niyo yung download. And tapos hindi niya pa na-edit, ang gagawin niyo naman, okay, pupunta kayo sa inyong Google Drive. Okay. Halimbawa, gagamitin ko yung sa ko pang account. Punta natin yung Google Drive. Okay, pwede kayong gumawa na sarili niyong folder. Yeah, pwede kayong gumawa ng gamitin niyo tong Google Drive niyo para mailagay niyo lahat ng mga lesson niyo, ma-upload niyo dito bukod sa pag-save sa inyo sariling device kung kinukulang kayo ng storage. Okay, so i-click niyo yung ginawa niyong folder, Filipino. Tapos okay, so ito yung na-download natin na file, di ba? Drag and drop lang yan. Tapos okay, halimbawa edit mo. Okay, open. Halimbawa ito, nakikita niyo yan sa taas. Open with Google Slides. Tapos pwede mo na itong i-edit. Okay, pwede ka na mag-edit dyan. Okay. Katulad ng mga ipinakita ko kanina. Okay. Lagay ka ng text to dyan. Insert text box. Kaya natin yung font. Lakan siya. Okay, pwede mo panlakihan yung font dito. Kasi malaki na may espasyo. Ayan, ganun lang gagawin nyo. Sa insert, ano lang kayo. Insert text box lang kayo kapag maglalagay kayo ng text. O kaya magdadagdag kayo. Pero yung halimbawa, nasa text box na, dadagdagan nyo lang at edit nyo na lang yung mga laman nito. Okay, halimbawa, tapos na kayo. Punta kayo sa file. Tapos download Microsoft PowerPoint. Nga pala, dito pala. Okay, palitan natin yung file name. So, dito mo pwede palitan sa taas. Ang pangalan mo ilalagay natin. Okay, so yan na yung file name mo. Tapos, pindutin mo yung file. Download Microsoft PowerPoint. Okay. Download na natin. Okay, halimbawa ipapasa mo yan. Okay, ito siya. Ito yung na-download natin galing sa Google Drive mo. Okay, halimbawa ipapasa mo yan. Okay, balik tayo dun sa Genio. Okay, ipapasa mo yan. Halimbawa, ikaw ay taga-charity. Okay, open in new window. Exit na natin ito. Okay, ganun din yung gagawin nyo. Ganun din yung pag-add file nyo doon. Bawa charity tayo. Okay, add file. Okay, ito yon. Okay, bago nyo pala i-upload, check nyo muna kung tama lahat ng laman. Pwede nyo rin palitan yung mga transition nun. Okay, at iba pa. Okay, ganun din yung gagawin natin. So, pindutin mo yung today, submit. Okay, naipasa na yung inyong, naipasa nyo na yung gawa ninyo. Okay, halimbawa naman yung iba gumagamit sila ng Canva.
So, ang gagawin nyo, kapag Canva naman, gagawin nyo from scratch ang inyong presentasyon. Okay, kung may sarili kayong Canva account, pero gagayahin nyo lang din yung elemento nun. Okay. Presentation. Tapos pumili kayo ng template na gusto mo. Anong template pa ang pinili mo? Halimbawa, pinili mo itong template na ito. Yan. So, palitan mo lang yung mga ano. Gagayahin mo lang din yung mga laman ng okay. Hindi mo kasi pwedeng i-copyahin tong PowerPoint na ito sa Canva. So, gagayahin mo kung ano yung laman. Ako nakalagay. Tapos yung pangalan mo. Okay, para sa file name, punta ka sa file. Tapos ilagay mo yung pangalan mo. Para pag na-download yan ay yung file name yung okay. Add page ka lang. So pwede mong gawa ng animation yan. Yung gusto mong animation. Halimbawa ito, tambong. Okay, add page ka lang. Balik ka sa template. Pili ka ulit ng ibang template. Halimbawa ito. Okay, tapos ano yung kasunod? Ayan. Kukopyahin mo lang pamagat ng pelikula. Pamagat ng pelikula. Alpansya. Okay, tanggalin mo na lang yung ibang. Papalitan mo na lang. Okay, pwede mong dagdagan ulit ng animation yan. Magawa ito fade. Pwede niyang gamitin yung mga free ano. Okay, add page ulit tayo template. Okay, hanap ulit ng template na gusto mo. Okay, ano yung kasunod? Okay, ito ay pinamagat ng alkansya. Pwede mo rin naman kopyahin yung text na ito. Ito ay pinamagat ng alkansya dahil yung mga sagot na lang. Okay. Hanggang sa matapos natin lahat ng laman. So, ganun ang mangyayari kapag Canva yung ginamit mo, gagawin mo from scratch. O kaya kung ano man yung ginagamit nyo na okay, so pwede mo ito i-download as MP4 para maisama lahat ng effects. Pwede naman, okay, pwede mo i-download as MP4 yan. Okay, pindutin nga natin yung present. Para makita mo yung sample ng present. Pagpe-present niyan. Okay, tapos na. Okay. Da-download. Pwede mong, para makuha pati yung effects nun, transition ng Canva. So, i-da-download mo siya as MP4. Download mo as MP4. Tayo na natin.
Okay, matagal ang pagda-download dahil ito ay naging MP4 na, hindi na siya PowerPoint pagkan. Pero pwede mo rin siya i-download as PowerPoint sa Canva. Papakita ko na mamaya kung paano. Ayan na, na-download na. Napin natin sa folder. Okay, ito na yung na ito na yung ano mo, ito na yung PowerPoint mo. Kaya, limbawa naman, i-download mo siya as PowerPoint. Pindutin mo itong tatlong tuldok na ito. Tapos, pindutin mo yung PowerPoint. Tapos, download mo. Okay, show in folder. Ito yun. Okay, ito yun. Enable editing. Okay, so mag-iiba na siya. Hindi na siya kamukha ng nasa Canva kanina. Pero pwede mong palitan yung transition. Okay, kung ayaw mo yung nasa Canva na transition kanina. Okay, yung effects, pwede mong gamitin. Tapos FN, F12, i-save as mo na lang yan. Dami na nating kapangalan. Exit na natin yan. Okay, halimbawa so exit na natin yung iba pa. Tapos na tayo. Okay, balik alit tayo dito. Okay, halimbawa ikaw ay, yun nga, ginamit mo yung Canva. Pindutin mo yung section mo. Eh, ganun din yung gagawin mo. Ganun din yung pag-add file natin. Katulad na kanina. Halimbawa, ito ay si Generosity. Okay, ganun din yung gagawin mo, add file. So, halimbawa, yung PowerPoint o kaya yung MP4, pwede yung MP4 na sa Canva yung i-download mo. Basta hindi ito lalagpas ng 10 MB. Tapos yung date ngayon. Fecha ngayon. Okay, tapos na tayo sa ating... Okay, tapos na 'yung ating mga ginawang pag-submit. Okay, pinakita ko na iba't ibang paraan ng paggawa ng PowerPoint pati na 'yung pag-add file sa inyong